Good morning. Nandito ngayon yung hardinero. Naglinis siya. Ito, tinanggalan niya ng weeds. Hindi ko na talaga kayang gawin yan. No? So, pagkatapos niyan, ang ilalagay niya, mga sand, magsasabog siya ng sand para matakpan yung mga butas. Ayan. Papunta sa harapan. No? Ito yung rhododendron. Ito yung nursery ko. Diyan ako nagtatanim ng mga lavender. Ito oh. Ito yung fir tree. Nilipat ko dyan. Isang taon siya dyan. Pag malaki na, tsaka ako ilalagay sa lupa. Siya yung mga pumalit. No? So, ito ala, kinalbo niya yung hydrangea. Kawawa naman. Pero marami daw patay na puno eh. Nasanga. Kaya, tinanggal niya. So, mas alam niya kaysa ako. Ako hindi ko gagalawin yan. Hindi ko pakikialaman. Ito na yung sakura, cherry blossom, yung poinsettia, blooming pa rin. No? Kasi malamig pa rin eh. Malamig pa rin. Wala nang frost sa gabi, pero napakalamig. Maski ngayon, napakalamig. Sobra. So, ayan, naputol niya na. Ito yung walis niya. Tapos ako naman, last week ng Thursday, naglagay na ako ng fertilizer ng grass. Ako na nagsabog kasi last week wala siya eh. So, tignan nyo na yung grass. O, hindi ba? Lush na siya. Ganda-ganda niya na. Magiging dark green yan. Konting ulan pa. Tsaka, nakaon na yung tubig namin. No? So, pwede na siyang mag-automatic sprinkler and all. So, ayan na siya. O, ayan yung beauty niya. O. Diba ang ganda? No? Lapitan nga natin. Hindi pa lahat namubulaklak. Hindi pa lahat bumuka. Pag bumuka na siya, extra kong pinutol sa baba kasi medikit siya dito sa rhododendron. Gusto ko siya talaga mataas. No? Normally, pag ayaw kong tumaas ang puno, pinuputol ko sa ibabaw. Tinitrim ko. Pero ito, gusto ko talaga siyang tumaas kasi lalaki ng lalaki. Alam nyo ba, yung punong yan, walang may gusto. Binili ko magsa-summer na. Ang nipis-nipis, ang payat-payat. Sabi ko, iuwi kita, alagaan kita. And then, tingnan natin kung lalaki ka. Eh, lumaki naman. Ayan, oh, laki-laki niya na. So, ito na yung mga magnolia, dahan-dahan ng lumalaki. Ayan, oh. So, mayroong mga tulips pa rin, pa isa-isa. Ito yung close-up ng magnolia. Ayan siya. Pa isa-isa. Pero ang dami niya. Ayan o. Nag-umpisa pa lang siya. Ayan o. Tapos pag summer, mayroon pa rin natitira pa isa-isa din. Ito na. Ito yung close-up ng ano. Ng sakura. Light pink siya hanggang maging white. No? So, ito yung mga spring flowers, tulips. Hindi ko tinanggal yung mga tulips dito, kaya bumalik. Yung ibang place, tinatanggal ko kasi tinataniman ko ng spring anang ano summer annuals, mga flowers. No? So, ayan yung gooseberry nasa likod. Yung malalaki dun sa likuran, mga blueberries. Tatanda na yun, mga 20 years old na yung mga yan. Tapos kahapon, yun naman ako marunong pinakialaman ko. Gusto ko lang magpahangin. Ayan, ginupit ko to. Day ko pa hairdresser. Hindi naman tama. Nakita nyo, balik ko. Hindi perfect. Ayan. So, sabi ko, repairing niya. Ito, medyo perfect kasi maliit lang yung space. Kailangan talaga yan itrim kasi ang kapal-kapal. Grabe. O, diba? Ang ganda na ng grass. Ayan, o. No? Magda-dark green pa yan.
Yan o. Oh, nakita niyo yung last video. Sobra na. Ano ba yan? Dilaw lahat. So, ito na siya. Marami pa rin gagawin. Pero, yung iba kaya ko na dyan. Pa isa-isa. No? Naglalabasan na yung mga spring flowers. Ito, yung mustard color na yan. Grabe. Huwag na mulaklak. Namatay nga isa, dalawa yan. Eh. Yan rin na. Sa kanan. Namatay. So, yung rhododendron, ayan. Ano, mga 3 weeks pa yan. Or 2 weeks. Tapos, mayroon pang mga pa isa-isa ditong pangalan yan, mga tulips. Ito, mas maraming tulips dito. Hindi pa nga lang bumubuka. Ito siya. Ito siya. Ito puti. Wala akong nakikita ang bago. Siguro ano pa, later pa. Tapos may mga tulips pa dyan. Ito, yung puti. Hindi pa yata nag-umpisa. Isa pa lang yung nakikita ko. Pero mamumulaklak pa yan. Tapos yung ibang tulips, hindi pa rin bumubuka. Yan yung mga rest ng last year. Hindi na nga ako nagtanim ng bago. Nakalimutan ko. Meron akong tulips, bulbs, pero hindi ko na itanim. No? So, ito na siya. Ito yung rose ko. Usually dito, ang tinatanim ko dito, cucumber. Tingnan ko kung magtatanim ulit ako. And then, ito na yung azalea. Palabalik tayo. Ito yung azalea. Asan ka na? Ayan siya. So, pag namulaklak yan, marami. Maraming marami. So, ito pa yung mga azalea. Akala ko wala. Meron pala. Pa isa-isa. Hindi siya marami. Pero, ewan ko kung ano yan. Parang hindi bulakla. Ay, parang hindi bulaklak, parang dahon na. Ito, nag-suffer sa, ano, sa drought last year. Sobrang init. Pero, may buds pa rin siya. Kaya mamumulaklak pa rin siya. Pati ito, yung rhododendron. Hindi ko pa nga nalinis eh. Ito din. No? Merong pa isa-isang buds ng azalea dito. So, hindi pa siya gaano makita kasi hindi pa lumalaki yung mga buds. May mga fruit bearing trees, ayan, no, yung kulay puting bulaklak. Hindi gaano makita dito sa side ko. Tapos may mga tulips na pa isa-isa. Mga luma na yan. Siguro 3-4 years na yan. Ito din. No? Ito yung mga azalea. Alam nyo, ang dami niyan. Pag namulaklak yan, ha? Dami-dami. Ewan ko kung ba't ang dami niya this year. Hindi ko maintindihan. May year na wala. Ito naman, wala maski isa. Grabe. O kaya patay na siguro. Hindi ko alam. Kasi wala akong nakikitang sign ng life niya eh. Siguro natuyo last year. So sobrang init. Tapos meron akong mga rhododendron. Ah, may mga tulips akong nandirito. Siguro ika-third year niya na yan. No, ayun, may isa pa. Nagtanim kasi ako, bago lang tong rose na to eh. Ito, bago lang yan. Hindi ko alam na may tulips dyan nung tinanim ko. Ito, white rhododendron. Hindi pa namumulaklak, pero malapit na. 2 weeks na lang siguro. Oh, tong ano ko, tong water gauge ko, rain gauge pala. Walang laman, so hindi umulan. So, ito na yung star magnolia. Namatay na yung mga bulaklak niya. Hindi na talaga makaka-recover. Kasi nag-frost siya eh. Tinamaan ng frost. Ayun, mayroon pa rin tulips na nakalusot. And then, itong magnolia ito, itong malaki, wala na talaga. Patay na talaga. No? So, itong apple tree, ito yung rhododendron, malapit na rin yan. Ito yung apple tree, yung azalea, ayun na, yung kulay violet.
or purple, bulaklak na. Itong apple tree, ang daming bulaklak, ang daming buds. Ayan o. Ayan ko kung nakikita, makikita. Masyadong nakapokus. Ayan. Tapos yung dun sa dulo, ayan o. Bagong root tendon yan. 4-5 euro lang. Kulay puti yan eh, kaya mura. Mura ang puti eh. Tsaka walang may gusto. So, tira-tira lang yan, kaya ako binili. Mura kasi. Usually, hindi na ako nagtatanim ng bagong rhododendron kasi ang dami ko ng rhododendron. Ito yung apple. Ito may isa pang ano. Kalimutan ko ng pangalan yan. Ito bagong apple tree. Bagong tanim yan, magkasabay sila nung isa. Maliit lang yan talaga yan. Tapos yung mga lettuce ko. Ito mubo na. No? Ano, lapitan nga natin. Maski may frost, hindi siya namatay. Ayan o. So, hindi ko rin yan dinidiligan. Ulan lang nagdilig niyan. Ito, garlic. Ito. Nagtanim yata ako ng garlic dyan. Hindi ko na maalala. Ito, chives. Ito yung snowball. Ito yung itsura ng snowball. Oh. Yung mga buds niya. Ayan. Ganda niyan pag namulaklak. Ang ganda-ganda. Hanggang dito na lang muna ako. Kasi inuulit-ulit ko lang naman eh, walang changes, no? Ito na yung punis, naglakihan na. Ayan na. Tatlo, apat yan eh. Ito pa may isa pa pero masyadong maliit to, hindi pa ano nakaka-recover. Itong isang punis ko, yung pinakamalaki, lapitan nga natin. 11 yung tubo niya. So, ang magiging bulaklak niya, bali 11 din na malalaki. Malaki talaga yan. No, ayan, may fig tree ako. Ewan ko kung makakasurvive. Ika second year niya ngayon. Tapos itong mga ito, dati na yan, mga roses. Ito yung grapes, may ano na rin siya, may mga buds na. Ayan o. Oh. Yan yung dark. No? So, roses pa rin. Tapos, merong roses pa rin. Ito, ano, mini azalea. Ito si Javi, nagtatrabaho sa garden. Ayan na yung mga nag-grind niya. Kakalat ko dito sa garden. Dahan-dahan namin inaayos. No? So, ito yung latest na ginagawa namin. So, umiikot-ikot lang ako. Ayan na. Ginag-grind na namin yung mga sanga ng namatay na pine tree. Yan yung mga tira-tira. Dahan-dahan na inaayos. May isang rhododendron na namatay. Ayan, pinutol ko kanina. Pero may kapalit ng bago. So, naayos ko na rin to. Nalinis ko na. Tataniman ko na lang ng spinach. O maski anong gulay na available. No? Ayan yung kalat, oh. Dami-dami. Hindi pa tapos. At least yung grass, medyo okay na. Ito yung inuman ko ng ibon, nalinis ko na.
Ito tatanim ko pa, ito hindi ko natanim last year. Ayan yung violet na yan, periwinkle ang tawag dyan. Ayan o, diba ang ganda? Sa akin weeds yan eh, tinatanggal ko. Hindi ko naman yan tinanim eh. Dati nang meron yan dito, maski tanggalin ko, bumabalik. No? Yan ang nauunang rhododendron. Kunti lang binulaklak niya ngayon kasi tinamaan ng peste. Ayan, yung mga brown na buds. Si Ryan, di yan mamumulaklak. Kaya kukunti lang ang bulaklak niya ngayon. Pinutol ulit yung grass bago ilagay yung ano, yung roboter. Ayan o, mamaya i-install, ilalagay ulit. Naghalo ako ng lupa kaya ako napagod. Ayan, puputulin tapos, pagkatapos niyang putulin, imow yung grass. Ito namang terrace ang lilinisin. Kita ko yung lupang hinalo ko. Ito oh. Naghalo ko ng cocopeat. Talagin mo siya sa tubig. Bababad mo siya. Ito hinahalo ko sa ayan, sa lupa ko. Para hindi heavy, hindi mabigat. Ayan, nilinis niya na oh. Yung kalat ko kanina, nilinis niya na. Sabi ko, i-trim niya ng maayos. Siguro babalikan niya pa. Ayan oh. So, ayan na yung grass pag nalinis na. Ayan na, makikita nyo yung marumi at malinis. Baba ako, lalapitan ko ha. Ayan na yung mga nalinis niya, oh, diba? Ang ganda, parang bago. So ayan siya, ganyan siya kalinis. Dati ako gumagawa niyan eh. Kaya ko din, kaya lang ang tagal ko gawin.
Ayan o, di ba ang linis-linis? Ang ganda-ganda, parang brand new. Pati yung upuan, lilinisin lahat yan. Ito yung machine ko. Sa Hamburg pa yan eh. Siguro 30 years old na yan. Nakakonect sa electric. Ayun yung electric. Nakakonect sa tubig. Ayun yung tubig. Kaya inon ko yung tubig kagabi, kahapon. Pag malinis na yan, pwede na ako magtanim sa paso. Pero yung mga kamatis, ano pa yon? Sa May pa, mid-May, ang tanim ng mga gulay. Kasi mid-May ang last frost. Kung may frost pang darating, kung wala, minsan April, pwede na. Pero may frost talaga pag gabi pa, bumabalik. Gusto kong puntahan natin yung Asian pear. Kasi naka-full bloom na siya. Ayan, nakalimutan ko kasama kanina. Ito siya. Hindi ba ang ganda? Sayang, tinamaan na ng araw. Sana hindi na mag-frost. Marami yan mamunga. Yung bulaklak na yan, pwede maging bumala, pero hindi niya kaya kasi tingnan niyo naman kung ano panipis yung puno niya. Yan, yung nipis-nipis. So, ang pinaka marami niyang ibubunga, dapat mga 15 to 20 lang. Mga 15 maximum. No? Hindi kagaya ni itong queens, marami talaga mamunga yan. Bibigat ang lalaki. Pero kaya niya kasi malaki yung puno eh. Malapit nang matapos. Tapos ang isusunod niya yung mga upuan tsaka table. Ayan o, ganyan na siya. Maganda. Pag nabinis. Ito na, tapos na. Nalinis na rin pati yung mga bangko, upuan, tsaka mesa. Naibalik niya na yung malalaking paso. Pagbalik niya, mga paso naman, lalagyan namin ng mga bagong lupa. Titimplahin ko yung lupa. And then, mag-start na ako magtanim. Mga gulay, May 15, ang pinaka-late. Pero ngayong April, pwede na ako magtanim ng mga flowering plants. Kagaya nito, nakabili na ako ng mga bago. Ito yung mga carnation, dianthus. Oh, ang bango, naamoy ko. Siya pala yung naamoy ko. Ano, at saka itong geranium. Marami pa akong bibiliin. So, dito na ako mag-i-end kasi
kasi tapos na itong araw na ito. No? Maraming salamat. Pag nagustuhan nyo, mag-subscribe kayo, mag-like, at mag-comment. Mag-comment kayo para makilala ko kayo. Salamat!